Weather forecast, 3 a.m. ang bagyong Karina ay nasa 380 km silangan ng Apari, Cagayan na may tinatayang pinakamasinsinang hangin na umaabot sa 130 km per hour at mga pagbugso ng hangin na umabot sa 160 km per hour na kumikilos papuntang Hilaga, Hilagang Kanluran sa bilis na 10 km per hour. In local news, nakadeploy na ang mga tauhan ng seguridad sa Kokpo para sa sona ni PBBM. Inasang binigyang diin ni Mayor Uy ang ekonomiya, agrikultura, turismo at seguridad sa sona ni PBBM. Tinatawag ng kampo ni Mayor Uy na black propaganda si dating Mayor Oscar Moreno kaugnay sa mga aligasyon ng migrasyon ng mga botante sa Barangay Carmen, Balingasag, Misamis Oriental. Ang ilog Cagayan de Oro at Pangil Bay Bridge sa Tubod LDN ay kabilang sa mga tatalakayin sa Zona 2024 ni PBBM. For the National, humihingi ng tawad si Go kay Escudero at ipinapaliwanag na wala siyang layuning magdikta sa mga senador. And International, ang K-pop sensation na 2NE1 ay nagtipon muli para sa isang pangdaigdigang tour. Para sa entertainment, nakausap ni Melay Cantiveros ang bisdak na Bini member na si Colette, masaya ako na nagpatuloy ako. Sports, nagbigay ng pinakamainam na pagbati si Marcos Jr. sa mga Pilipinong Olympian at Paralympian na sasabak sa Paris. International feature, ipinakita ang mga bihirang larawan ng isang hindi nakikipag-ugnayan sa tribo mula sa Amazon Rainforest sa Peru na lumilitaw para malapit sa isang logging site. National feature, magandang vibes, anime-inspired the photoshoots at animated film ng mga bagong kasal. Trivia, Hollywood star Hedy Lamarr ang inventor ng teknolohiyang Wi-Fi. Good morning Philippines, magandang umaga Luzon at maayong adlaw Visayas ug Mindanao. Ngayon ay Huwebes, Hulyo 25, 2024. Ako ang inyong tagapagbalita, Tina Gomez Gallego. Weather forecast, 3 a.m. ang bagyong Karina ay nasa 380 km silangan ng Apari, Cagayan na may tinatayang pinakamasinsinang hangin na umabot sa 130 km per hour at mga pagbugso ng hangin na umabot sa 160 km per hour na kumilos papuntang Hilagang Kanluran sa bilis ng 10 km per hour. 3 a.m. ang bagyong Karina ay nag-track na nasa tinatayang 300 km silangan ng Apari, Cagayan. Ang bagyo ay kasalukuyang kumikilos papuntang Hilaga, Hilagang Kanluran sa bilis ng 10 km kada oras. Ang Karina ay ang pinakamasinsinang hangin na umaabot sa 130 km kada oras na may malalakas na pagbugso ng hangin na umaabot hanggang 160 km kada oras. Ang mga malakas na hangin na ito ay naasahang magdudulot ng malaking epekto sa rehiyon, kabilang ang magaspang na dagat, malakas na pag-ulan at malakas na hangin na maaring makaapekto sa mga baybayin at kalupaan. Ang mga residente sa landas ng bagyo ay pinapayuhang manatiling updated at magsagawa ng mga kinakailangang pag-iingat. Mainam na i-secure ang mga ari-arian,
iwasan ang hindi kinakailangang pagbiyahe at maghanda para sa posibleng pagbaha at pagkawala ng kuryente. Ang mga lokal na pamahalaan ay nasa mataas na alerto at ang mga serbisyo sa emerhensya ay handang tumugon kung kinakailangan. Patuloy na nagmo-monitor ng pag-asa ang bagyong Karina at magbibigay ng mga update sa buong araw. Para sa karagdagang impormasyon at real-time na updates, manatiling nakatutok sa aming broadcast at bisitahin ang aming website ng pag-asa. For the local news, nakadeploy na ang mga tauhan ng seguridad sa Kokpo para sa sona ni PBBM. Nakadeploy na ang mga tauhan ng seguridad mula sa Cagayan de Oro City Police Office o Kokpo para sa ikatlong State of the Nation Address Zona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bagaman ang zona ay gaganapin sa kabisera, sinabi ni Police Lieutenant Colonel Evan Vinyas, tagapagsalita ng Kokpo, na ang mga tauhan ng seguridad ay nakatalaga sa iba't ibang estratehikong lokasyon upang subaybayan ang mga lugar na maaring pagtitipon-tipon ng mga tao na magpapahayag ng kanilang opinyon sa gobyerno. Wala pang ulat ng mga nakakatakdang rally sa lungsod sa clown ang deployment ng seguridad ng Cagayan de Oro City Police Office para sa zona ng ating kagalang-galang na Pangulo. Ang aming mga tauhan ng seguridad ay matatagpuan sa mga estratehikong lugar, partikular sa mga posibleng lugar na pagtitipon-tipon upang maiwasan ang anumang pagsasamantala o pagsabotay sa mga kaganapan, pahayag ni Police Colonel Evan Vinyas. Inaasahang binigyang diin ni Mayor Uy ang ekonomiya, agrikultura, turismo at seguridad sa zona ni PBBM. Ekonomiya, agrikultura, turismo at seguridad. Ito ang mga pangunahing paksa na inaasahan ni Mayor Rolando Clarix Uy na tatalakayin sa ikatlong State of the Nation Address o zona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayon. Ayon kay City Mayor Spokesperson John Gilmore, aktub ang apat na aspetong ito ay may malaking interes sa publiko. Inaasahan naming marinig ang tungkol sa mga mahalagang larangan na ito ng ekonomiya, agrikultura, turismo at seguridad. Mahalaga ang mga ito para sa ating pag-araw-araw na buhay at para sa lungsod ng Cagayan de Oro, sabi ni John Gilmore Aktub. Ang agrikultura at ekonomiya ay pundasyon ng mga turismo ay mahalaga rin para sa ating komunidad. Ang seguridad ay nananatiling pangunahing prioridad at inaasahan naming magkakaroon ng detalyadong talakayan tungkol sa mga isyong ito. Tinatawag ng kampo ni Mayor Uy na black propaganda si dating Mayor Oscar Moreno kaugnay sa mga aligasyon ng migrasyon ng mga butante sa Barangay Carmen, Balingasag, Misamis Oriental. Tinawag ni dating Mayor Attorney Oscar Moreno na black propaganda ang mga aligasyon ng kampo ni Mayor Rolando Uy ukol sa di umano'y pagdagsa ng mga butante mula sa Barangay Carmen sa Balingasag, Misamis Oriental patungo sa lungsod. Ayon kay Attorney Moreno, walang kredibilidad ang mga paratang na ito na naglalaman ng 16,000 bagong butante. Itinanggi niya ang mga butanteng nabanggit ay mula sa Balingasag dahil kinakailangan ng barangay certification para sa pagpaparehestro. Hindi ito ang COMELEC na nagsasabi, ito ay mula sa grupo ni Clarix. Paano makakagawa ng ganitong pahayag ang COMELEC? Ito ay black propaganda mula sa kampo ni Clarix. Ang reklamo ay may kinalaman sa 4,332 na butante pero sa katunayan ang bilang ng mga nakarehestrong butante sa Carmen ay 16,000. Sinasadyang palakihin ang isyo at magbigay ng maling impormasyon sa media. Binigyan kayo ng maling impormasyon, ang mga botanteng ito ay hindi mula sa Balingasag, sabi ni dating Mayor Attorney Oscar Moreno. Sa tugon, tinatawag ni City Mayor Spokesperson John Gilmore Aktub na fake news ang mga pahayag ni Moreno at iginigiit na walang kinalaman si Mayor Uy sa mga aligasyon
tungkol sa mga butante mula sa Balingasag. Binigyang diin ni Aktob na masyadong abala ang mayor para sa mga ganitong isyo. Isa na namang walang batayang akusasyon mula sa dating mayor na sinasabing si Mayor Clarix Uy ang nasa likod ng maling balita. Ito ay fake news na ipinalabas laban sa aming kagalang-galang na mayor. Dahil sa abala ng mayor, wala siyang oras para makipagtalo sa mga isyo ito para sa social media, pahayag ni City Mayor Spokesperson Jen Gilmore Aktob. Ang Ilog Cagayan de Oro at ang Pangil Bay Bridge sa Tubod, LBN ay kabilang sa mga tatalakayin sa Zona 2024 ni PBBM. 5,500 proyekto sa flood control na tapos sa administrasyon ni Marcos sa ikatlong State of the Nation Address o Zona ni President Ferdinand Marcos Jr., binigyang diin ang pagkakatapos ng 5,500 proyekto sa flood control sa nakaraang buwan o sa nakaraang dalawang taon. Kabilang dito ang Flood Risk Management Project para sa Cagayan de Oro River na magbibigay proteksyon sa 600 hektarya sa lupa at 6,000 residente. Mahigit 5,500 proyekto sa flood control ang natapos na at marami pang iba ang isinasagawa sa buong bansa. Isa sa mga pangunahing proyekto ay ang Flood Risk Management System para sa Cagayan de Oro River na magbibigay ng pangmatagalang proteksyon sa 600 hektarya ng lupa at 60 katao, pahayag ni President Ferdinand Marcos Jr. Dagdag pa rito, sa ilalim ng Inter-Island Leakage Bridge Program, inaasahang magbubukas ang dalawang malaking tulay ngayong taon. Ang Pangil Bay Bridge na magiging pinakamahabang tulay sa Northern Mindanao ay magkokonekta sa Lanao del Norte at Misamis Occidental. Habang ang Gikam Bridge sa Zamboanga, Sibugay ay mag-uugnay sa Olotanga Island at Mainland Mindanao. Sa ilalim ng ating Inter-Island Linkage Bridge Program, inasahan ang pagbubukas ng dalawang pangunahing tulay ngayong taon. Ang Pangil Bay Bridge ay magiging pinakamahabang tulay sa Northern Mindanao na magkokonekta sa Lanao del Norte at Misamis Occidental, at ang Gikam Bridge ay mag-uugnay sa Olotanga Island at Mainland Mindanao, dagdag ni President Marcos Jr.
for the National News, humingi ng tawad si Goo kay Escudero at ipinapaliwanag na wala siyang layuning magdikta sa mga senador. Manila, humingi ng pamanhin si suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Goo kay Senate President Francis Escudero matapos niyang sabihin na hindi niya pwedeng utusan ang mga senador sa kanilang mga tungkulin. Sa sulat na natanggap ng opisina ni Escudero noong Hulyo 22, ipinaliwanag ni Goo na hindi niya hangad na mag-utos o magdikta sa Senado. Walang intensyon na sabihin utusan ang Senado kung ano ang kanilang mga prioridad. Naunawaan ko na bawat mambabatas ay may sariling mga tungkulin at responsibilidad sa bansa. Ang layunin ko lamang ay magbigay ng mga mungkahi batay sa mga problemang kinakaharap ng aking mga kababayan sa Bamban, sabi ni Goo. Nagpamanhin si Goo sa anumang pagkakamali sa pagkaunawa at binigyang diin na wala siyang hangad na mag-utos sa mga prioridad ng Senado. Kinikilala niya ang bawat mambabatas na may sariling mga papel at responsibilidad. Layunin lamang niya na magbigay ng mga mungkahi batay sa mga problema ng kanyang mga kababayan sa Bamban. Humihingi rin siya ng mga tulong upang matiyak na hindi mabaliwala ang mga pangangailangan ng mga residente ng Bamban. For the international news, ang K-pop sensation na 21 ay magtitipon muli para sa isang pandaigdigang tour. Ang K-pop sensation na 21 ay magkakasama-sama muli sa kanilang original na label na YG Entertainment para sa isang global na tour bilang pagdiriwang ng kanilang ika-15 anibersaryo ayon sa pahayag ng YG na inilabas nitong linggo ng gabi. Pinost ng label na larawan ng grupo sina LC, Sandara Park, Park Boom at Menzi sa kanilang mga social media pages kasama ang mensaheng Welcome Back. Sa isang video na inilabas sa YouTube channel ng YG, kinumpirma ni YG founder at executive producer Yang Yeon-suk ang mga plano ng pagkakaisa na pumapawis sa mga nakaraang balita ukol sa pagbabalik ng grupo. Express nila ang kanilang hangarin magkaroon ng concert para sa kanilang ika-15 anibersaryo, sabi ni Yang Yeon-suk na nasasalang video. Sabi ni Yang Yeon-suk na nasasalang video, nakita kami, nag-usap ng may sigasig at nagawa namin itong mangyari sa loob ng taong ito. Dagdag pa niya, ang tour ay magsisimula sa Seoul sa Oktobre ngayong taon, may karagdagang pagtigil sa Osaka at Tokyo sa Nobyembre at Disyembre at pagpapatuloy hanggang sa 2025. Noong 2022, nagkasama rin ang grupo sa Coachella sa set ni CL kung saan kanilang inawit ang kanilang hit na I Am The Best mula sa 2011. And for the entertainment, nakausap ni Melay Cantiveros ang Bisdak na Bini member na si Colette. Masaya ako na nagpatuloy ako. Sa Bisaya talk show ng ABS-CBN na Kuan on One, nakapanayam ni kapamilya host Melay Cantiveros si Maria Nicolette Colette Vergara, isang membro ng girl group na Bini. Sa ika-apat na episode, nakipag-usap si Melay Cantiveros kay Colette na tubong Tagbilaran City, Bohol. Sa programang ibinahagi ni Colette ang kanyang paglalakbay patungo sa pagiging bahagi ng Bini, ang Nation's Girl Group, ipinahayag niya na may mga pagkakataon na halos sumuko siya lalo na noong panahon ng pandemya. Gayunpaman, natagpuan niya ang lakas na upang ipagpatuloy ang pag-abot sa kanyang pangarap. Akala ko mawawalan lang ng saysay lahat ng aking mga pagsisikap kung titigil ako. Nagpa siya akong magpatuloy at pagtiisan ang pagsasanay. Kung kaya ng iba,
kaya ko rin. Napagtanto ko kung tunay na posible pala ito, sabi ni Colette. Bagong sumali sa Bini, sumasailalim si Colette sa audisyon ng Tawag ng Tanghalan at Pinoy Big Brother. Nagpahayag siya ng pagpapasalamat sa tagumpay ng grupo saad niya. Lubos kami nagpapasalamat sa lahat. Pinahalagahan namin ang mga meron kami ngayon. Bilang pagtatapos ng kanyang paglalakbay, sinabi ni Colette, masaya ako na hindi ako sumuko. Mabuti na lang at nagtiyaga ako kahit may mga hamon dahil naniniwala ako na hindi tayo pinagpahirapan o pinapahirapan ng Panginoon ng mga pagsubok na hindi natin kakayanin. May dahilan at layunin ang lahat at alam niya na kanya-kanya nating itong malampasan. Sports, nagbigay ng pinakamainam na pagbati si Marcos Jr. sa mga Pilipinong Olympian at Paralympian na sasabak sa Paris. Naisabuhay sa kanyang ikatlong State of the Nation Address o SONA noong Lunes, binigyang pugay ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang 28 Filipino athletes na lalahok sa 2024 Paris Olympic at Paralympic Games sa ngayon 28 sa ating mga pinakamahusay na atleta ang nag-iensayo para lumaban sa Paris para sa karangalan ng Pilipinas. Ani Marcos Jr. nagbibigay ng inspirasyon sa kanilang bago ang Summer Games. Nagpapaabot tayo ng ating pinakamahusay na pagbati at swerte sa kanila. Sa mga atleta, 22 ang lalahok sa Olympics na nakatakda mula sa Hulyo 26 hanggang Agosto 11. Samantalang 6 ang nakapasok sa Paralympics na maganap o magaganap mula Agosto 28 hanggang Setyembre 8. Lalaban ang mga atleta Pilipino sa iba't ibang sports tulad ng athletics, boxing, fencing, golf, gymnastics, judo, rowing, swimming at weightlifting. Pinagdiriwang ng taong ito ang ika-100 anibersaryo ng partisipasyon ng Pilipinas sa Olympics na may layuning lapasan ang bilang ng medalya mula sa Tokyo Games noong 2021. Pinasalamatan ni Abraham Bambol Tolentino, Pangulo ng Philippine Olympic Committee o POC, si Marcos Jr. sa kanyang suporta. Salamat PBBM sa inyong mga encouraging words para sa ating mga atleta na lalahok sa Paris, sabi ni Tolentino. International feature. Ipinapakita ang mga bihirang larawan ng isang hindi nakikipag-ugnayan ng tribo mula sa Amazon Rainforest sa Peru na lumilitaw malapit sa isang logging site. London, ayon sa isang organisasyon ng karapatang pantao, pulos ilang milya lang mula sa mga lugar kung saan nagtutungo napakaraming mga hindi pa nakilala mula sa Peruvian Amazon ang napicturan. Ang mga individual na ito ay pinaniniwalaang mula sa pinakamalaking tribong hindi pa nakikilala sa buong mundo. Ang Survival International, isang human rights group na nakabase sa London na itinatag noong 1969 na nagtataguyod ng mga karapatan ng mga katutubong tribo at hindi pa kilalang mga tao ay naglabas ng mga larawan na nagpapakita nang higit sa 50 miyembro ng tribong Mashco, Peru, malapit sa Yain Village ng Monte Salvado sa Timog Silangang, Peru. Sa ibang pangyayari, isang grupo ng 17 individual sa Mashco, Peru ay nakita malapit sa kalapit na barangay ng Puerto Nuevo.
and also here in National Feature. Magandang vibes, anime-inspired na photoshoots at animated film ng mga bagong kasal. Isang anime-inspired na prenuptial photoshoots at isang sorpresang animated film na mga highlights sa kasal ng certified anime fans ayon sa ulat ni netizen Elvan Sarte Oigongko. Ayon kay Elva at ang kanyang asawa na si Giancarlo Oigongko, ang tema ng kanilang prenuptial photoshoots ay kanilang sariling ideya. Ang mga larawan ay nagpapakita kay Elva na nakasuot bilang si Card Captor Sakura, habang si Giancarlo naman ay nakasuot ng kostyum na Melnar mula sa laro na Arknights. Ibinalita ni Elva na ang panunood ng anime at paglalaro ng video games ang naging special na bonding activity para sa kanila. Kaya't may malalim na kahulugan ang tema ng prenuptial shoot. Sa katunayan, mayroon ding pagkahilig si Elva sa cosplay noong siya ay mas bata pa. Ang animated film na inabot ng halos isang taon upang gawin ang pagtatampok sa orihinal na disenyo ng mga karakter na ginawa ng isang animator. For trivia, Hollywood star Hedy Lamarr ang inventor ng teknolohiyang Wi-Fi. Sa araw na si Hedy Lamarr ay isang glamurosong bituin ng pelikula, ngunit siya rin ay isang may talento at self-taught na inventor. Noong 1940s, habang isa siya sa pinakatanyag at pinakamagandang artista sa Hollywood, iilan lang lamang ang nakaalam na siya rin ay isang innovator. Kasama ang pag-unlad ni Lamarr sa isang teknolohiya noong World War II na nagtayo ng pundasyon para sa modernong mga sistema ng komunikasyon tulad ng GPS, Bluetooth at Wi-Fi. Palagi niyang nadarama na ang kanyang talento ay nai-overshow ng kanyang kagandahan, sabi ni Pulitzer Prize-winning historian Richard Rhodes na sumusulat ng kanyang biyografiya. Sa kabila ng mahabang oras sa MGM Studio, madalas na nagwawalang bahala si Lamarr sa mga party sa Hollywood at sa halip ay nagtatrabaho sa kanyang mesa ng pag-iimbento. At iyon ang nakuha namin impormasyon mula dito at sa ibang bansa. Patuloy na makinig at manood. Muli, hinihiling ko pa po na mag-subscribe, mag-like at i-share po ang Pinoy Rob News Channel on YouTube, TikTok at sa Facebook. Maraming salamat at magandang araw.